Dr. G, pag lumalabas yung luga, makati-kati. So, ano lang ang pwedeng panlinis na tenga kung ayaw natin ng cotton buds, bawal. Yung mga serum and spoon, yung mga toothpick, yeah, lahat yan bawal. So, ano lang pwedeng panlinis ng tenga? Actually, ang nire-recommend namin is, ano, kahit yung towel lang, outside lang, or pwede naman siguro cotton buds, but just on the outer ear and sa bungad ng ear canal, huwag ipapasok. Kasi ang nangyayari pag pinapasok natin yung bud sa loob ng ear canal is iniipon mo lang lahat or tinutulak lang lahat ng dumi sa loob. No? And ang dulo kasi ng ear canal natin or external ear is yung eardrum. So may iipon lang dun lahat ng cerumen. And later on, since naiipon na siya dun, minsan nagsiswimming sila sa pool or kahit hindi swimming, napasukan ng water, nag-expand yun. And it would cause pain na ngayon sa loob ng tenga kasi yung lining ng bony ear canal natin is very thin. It's just skin and bone. So, konting pressure changes, konting pressure doon, masakit na yun kaagad. So, yun, nagko-complain na sila na masakit na yung tenga nila. Habang naliligo tayo, pag nababasa ang loob ng tenga, okay lang? Yeah, it's okay lang. No, di naman yun problematic. As long as hindi butas ang eardrum. As long as wala siyang prior ear problem. So, if like, let's say normal po, wala pong problema sa tenga, wala pong ano, I would recommend talaga hayaan lang yung ears. And you can clean per outside lang, sa labas lang. Pagkatapos, kung meron talaga nagbabara o luga or mga earwax, papatanggal lang sa ENT? Papatanggal sa ENT or just let it move outwards. Kasi ang normal naman physiology is nilalabas naman siya, tinuhulog naman yung cerumen, ano, sa sloughing off lang sa tenga, sa loob ng skin cells, yung mga dead skin cells, tinutulak lang siya palabas. So, pwedeng actually iwanan lang.